Hello mga kakusina and welcome back to Miring's Kitchen. For today's video ay magluluto tayo ng chicken affritada. Ano nga ba ang kakaiba sa aking chicken affritada? Tara po at umpisahan na natin ang pagluluto. Siguraduhin po nating mainit ang ating mantika bago natin lutuin ang ating chicken affritada. Una ay iprito muna natin ng bahagya ang ating patatas, carrots, at siling pula. At habang tayo ay nagpiprito, ay shoutout muna sa mga subscriber kong buong-buo ang suporta sa akin. Maraming salamat po sa inyo. At kung bago ka po sa aking channel, ay maaari lamang pong i-click natin ang like and click the subscribe button and notification bell para updated kayo sa mga bago kong upload recipes. At kapag slightly brown na po, ay iset aside muna natin sa malinis na lalagyan. Pagkatapos po ay ganun din ang gagawin ko sa manok. Ipiprito ko rin po ito at mapapansin niyo po na lalabas ang katas ng manok. At hahayaan ko po ito hanggang sa matuyot siya muli bago ko po ito igisa sa sibuyas at bawang. Dito po ay mapapansin niyo po na wala na po yung sabaw ng manok at nagmantika na po ito. Maaari niyo pong bawasan ang mantika. Itatabi ko lang po sa gilid yung mga manok at uumpisahan ko na pong igisa ang bawang at sibuyas. Isasabay ko na rin pong igisa ang siling labuyo para merong konting sipa ang ating chicken affritada. Saglit lang po natin itong igigisa dahil luto na po ang ating manok. At heto na po yung sinasabi kong kakaiba sa aking chicken affritada. Naglalagay po ako ng oyster sauce. Heto po ang nagbibigay ng linamnam sa aking chicken affritada. Isusunod ko na rin pong ilagay ang aking tomato sauce at tomato paste. Heto po ang aking pangalawang tip sa inyo. Kaya't hindi ko po binawasan ang mantika kanina ay gusto ko pong magisa sa mantika ang aking tomato sauce at tomato paste para hindi siya mapait at maluto ang aking mga sauce. Naglalagay din po ako ng konting asukal para medyo matamis at hindi maasim ang aking sauce. Haluin lang po ng dahan-dahan para hindi po madurog ang ating manok. At kapag nagisa na po, ay pwede na nating lagyan ng 3 cups of water. Hahaluin ko lang po ito ng dahan-dahan
Baka matapon kasi maliit lang po ang aking lutuan. Pagkatapos ay tatakpan ko muna ito para po lumapot yung ating sabaw. Pagkakulo ay ilalagay ko naman ang aking dahon ng laurel. Maglalagay na rin po ako ng ground black pepper. Haluin po natin ulit. Lalagyan ko na rin ng 1 tablespoon of salt. Pwede po ninyong dagdagan kung mataas po ang inyong timpla. At sa part na ito ay ilalagay ko na po yung ating mga gulay na pinirito natin kanina. Naglagay din po ako ng 1 half tablespoon of fish sauce. Pwede na rin po nating ilagay ang ating red bell pepper. And then after nito ay luto na ang ating chicken affritada. At heto na po ang aking chicken affritada.